Ayan, today aakit tayo sa Bongao Peak. Susubukan natin kung kakayanin natin yung taas nito. Sabi naman nila lahat ng pagod ay mawawala pag nandun ka na sa tuktok. And let's see, samahan nyo kami. Actually, it's my first time to climb. Yes, hindi ko pa talaga siya sinusubukan dahil feeling ko na napaka-stressful. And so far, maganda naman yung Bongao Peak akyatin dahil sementado naman siya. Although, medyo matirik. But I think it's a good thing na gawin na rin regular. Akyatin natin ang Mount Apo. And then, Mount Everest. Ayan, may mga unggoy na dumating. Dinalhan namin sila ng saging. Hello, hello. So we are getting closer. Pahinga muna dito dahil may magandang view. At my back is the Bongao. Yan, overview. Pag umakyat kayo dito, may mga iilang mga libingan na madadaanan nyo. Like this one, ito yung pangatlong libingan na nadaanan namin. And they called it the tomb of a holy man. Wala naman siyang pangalan, pero they called it as holy man. Kahit naman sa buhay, gusto mong umangat, kailangan mong pagdaanan sa kondisyo, hirap, diba? At it's okay to rest for a while. Don't stop, never quit. Tuloy-tuloy lang until marating mo yung gusto mong marating. Like yung experience namin dito sa Bongao Peak. Noong inaakit namin ito, honestly, umpisa pa lang, tulad kami ng sobrang lakas. That's why we have to stop and we have to wait na tumigil yung ulan. Nawala naman yung ulan, nakaganda dahil nakbalamig, hindi siya mahilin. Along the way, meron kami mga nadaanan ng mga bumagsak na kahoy. So, kasama yun sa mga obstacle na kailangan yung pagdaanan. So, I would suggest sa mga akyat dito sa Bongao Peak na meron kang magandang sapatos na kumbaga maganda siyang pang climb. Ano, kailangan na pang tayo tubig. Baon din tayo ng napakaraming saging. Along the way, may mga sasalubong na unggoy at umiinis sila ng mga rutas, no? Like, yung saging.